Hello, magandang hapon. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Doon sa TikTok, wala na naman bang comments? So, I think pinipilit ng TikTok na magkaroon ng subscribers kasi hindi pa ako parang isa pa lang ang nagsusubscribe doon. So, para doon sa mga nanonood sa atin sa TikTok, magandang hapon by the way sa lahat. Para doon sa mga nanonood sa atin sa TikTok, pasensya na po again. Hindi talaga ako ma-figure out yung sa settings kung bakit pumapasok doon sa subscribers only. So, kung gusto ninyo pong mag-comment, dito lang po sa YouTube o kaya sa Facebook. Mababasa naman po kaagad yan. So, muli magandang hapon sa inyong lahat. Wala ako sa bahay, kaya dito nag-live ako bigla. Dapat magla-live ako habang bumabiyahe, kaya lang it was very, very late. So, ngayon, kakatapos ko lang po ma-interview sa SMNI doon sa programa ni na Doc Lorraine at saka ka Eric Celis. So, if you have time, you can catch it. Pinost ko po doon sa Facebook yung link. Mamaya i-post ko din po dito sa YouTube. Panoorin nyo naman po. Kasi doon, in-emphasize natin yung mga constitutional guarantees of due process at saka role ng AFP as the protector of the people and of the state. Ay, nako, TikTok, ano ba? So, maraming salamat. So, batiin ko lang yung ibang mga nanonood sa atin para doon sa mga lahat ng nanonood dito sa TikTok. Dahil hindi kayong makakomment, batiin ko na muna kayo. Hi kay Ma'am Ging, Ida, Bungkaras, Inday, and so on. Scan Dizzy, Beth, Sotakan, Ida Otsoko, Saldi Manarang, Press. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. So isang napansin natin noon sa third Senate hearing on People's Initiative ay yung not just sa third, yung pabago-bagong stance nung pirma. Kasi binalikat ko yung interview nung Ghana Law Office about their ads. Doon sa interview na yon sa ads, kasi sila yung umamin kaagad, sabi nila, they represent Mr. Oñate, at sinabi nila na sila yung lawyers ni Mr. Oñate, at sila daw po ay naglabas ng ads, hindi daw sila related dito sa PI. Ulit ha, sinabi nila with absolute certainty na hindi sila related at hindi sila involved dun sa People's Initiative. Naglabas lang sila ng mga ads to instigate or to push people to talk about charter change using the People's Initiative. Ulitin ko ha, sabi nila wala silang connection sa People's Initiative pero naglabas sila ng ads para nang sa gayon ay magkaroon ng public discussion at pagdi-disseminate ng information tungkol sa charter change at i-consider ang People's Initiative. So, yun nga eh, sabi ni Sir June, ang daming paikot-ikot sa mga hearings. Diretso ng punot dulo nito is si Martin. Term extension talaga ang tumbok nila. So, totoo naman po yun. Kumbaga, kahit na maliwanag na hearing, maliwanag na yung mga ebidensya, maliwanag na sila mismo, bumabalik-balik sila, nagkakamali sila ng sagot. Halimbawa, si Attorney Abad, noong una, walang nagme-mention na involved si Speaker Martin dito. Gayun pa man, nabanggit din ni Attorney Abad, na-meet niya in December si Speaker Romualdez at pinakilala ito ng isang stalwart ng charter change, congressman, an active congressman, sitting congressman, Congressman Rufus Rodriguez. So, yun yung... Hi kay Ma'am Rosaline, sabi niya ngayon lang siya nakaabot ng live, ngayon lang bayad daw siya ng tuition fee. Maraming salamat po. So bakit may ganun? Bakit necessarily may cover up? What is it they're not telling us? Well, sinabi na ni Pangulong Duterte na ang purpose nito ay
term extensions. Well, not just term extensions. Parang kumbaga forever term extension of the president. Convert to parliamentary para yung mga nakaupong mga kongresista ay maging parliamentary and then baka magkaroon ng forever. Diba? Kung gagawin nilang parliamentary ang ating sistema at ang nagpapatakbo ng gobyerno ay ang prime minister imbis na ang presidente, well, then they can just keep on being re-elected and re-elected at sila na forever ang mamumuno sa bansa. Sa ngayon nga eh, ito pa yung ang maliwanag na nakikita natin dito sa mga hearings ay hindi nila intensyon magbigay ng impormasyon. In fact, ang intensyon nila ay tila magtago. Hindi niyo ba napansin? Yung mga sagot is, ay, that's attorney so-and-so. Oy, what I'm saying is like this. Imbis na sabihin nila na, from the start, halimbawa, imbis na sabihin from the start, si Mr. Oñate ay involved dito sa People's Initiative kasi siya yung nagbayad ng ads and so on. At ngayon, nung lumalabas sa tindi ng questioning, iba sila na nga rin yung nag-explain kung bakit na kasama naman pala sila, yung pirma ay kasama naman pala dun sa ilang mga grupo, allegedly, nakasama dun sa People's Initiative. So, what was the point in hiding that information? Ano ba yung andito? So, sa kakakulit at kakakulit rin, na nakita natin na nagmamadali sila. So, ang tanong, bakit sila nagmamadali? They wanted to be able to push for charter change before the 2025 elections. Pagka ganun, tapos na yung election, ay tapos na yung charter change, pag nag-election sa 2025, sa ano na sila? Parliamentary na po. Sabi ni Ma'am Jennifer, pati si Senator Amy, nahilo na sa paikot-ikot na sagot ng mga sinungaling. Yun nga po eh. Ulitin ko, underscore ko to. Ang intention yata nila is more to hide information than it was to give information. Naglabas na nga sila ng ads at pinakita nila kung ano yung gusto nilang palitan doon. And it isn't a coincidence na kasama yung edukasyon, ha? Hindi coincidence na kasama ang agrikultura, kasama yung bakit. Nung nagko-compromise sila supposedly on the economic provisions. Economic provision ba yung maging 100% foreign-owned ang educational institutions? What about, advertising, kailan ba natin hiningi yon? So, sinong nag-decide nitong mga to? At akala ko ba kaya sila nagpapaad ay para magpalaganap ng impormasyon and to encourage discussions, magkaroon ng diskurso sa publiko. Hindi po nga yun nangyayari. Imbis na nga diskurso ang nahihikayat natin dito, ay nagtataguan at nagsisinungalingan, nahihirapan na nga silang sumagot . Kung ano-ano na ang tinatago. At yung isa sa tingin kong tinatago nila, ay ano ba dito? Ano? Ang role ng presidente. So, nakita natin, nung una, against siya sa charter change, diba? Sabi niya, that's not a priority. 2022 pa lang, sinabi niya yon. Ni-reiterate niya in 2023. So, bakit? Anong nangyari between that time, January 2023 and December 2023? Kasi December 2023, inilunsad na ni Speaker, or at least base dun sa mga nakita nating ebidensya at testimonya, si Speaker really is involved dito sa People's Initiative. Tapos din, nagka-kompromiso, supposedly, sige, economic provisions lang, pasa kayo ng resolusyon. Imbis na tumahimik at tumuloy-tuloy yun, sinuwerte rin tayo kasi ang pakay talaga ng amendment to Article 17 o People's Initiative ay para mabaliwala na ang Senado. So, ibig sabihin, hindi ito tungkol sa economic provisions lang. Ito talaga ay para baguhin ang uri ng gobyerno natin. At nagmamadali sila para maihabol bago yung 2025 elections. Ayun, bistado na.
Yun. Sabi ni Jomac, since this PIRMA was in the first place, patos na, they're still using it and lately lang nila they updated the papers. Hindi pa nga nila nasusumit eh, kasi nag-issue ng certification ang SEC at sinabi nila ay nag-issue sila ng ano, hindi pa na-overrun o hindi nalilift yung certification of revocation of registration nila. Sabi ni Shairi, di ko alam saan ko ilalagay yung gigil ko sa gobyerno. Itong hirap na hirap, no filter mga hudas. May filter. Kaya lang, parang yung green screen ko, eh, hindi maraming na lumulusot. So tama pala yung sinasabi ni Pangulong Duterte dun sa kanyang, dating Pangulong Duterte dun sa kanyang prayer rally speech. Eh, totoo nga pala. Ayan na, tumilitaw na ang mga ebidensya tungkol dito. Eh, uulitin ko yung mantra natin, taas ang presyo ng kuryente, tubig, transportation, internet, pagkain, tapos ang irereseta nila sa atin, charter change. Magaling! At hindi pa konektado, ha? Tapos pati si presidente, apparently, kahit si speaker, ito yung napansin ko, ha? Wala silang specifics about ano sa economic provisions ang babaguhin nila. Ulitin ko, wala silang specifics kung ano ang babaguhin nila sa economic provisions. Sinasabi lang nila, para sa FDI. Parang, sino ba pinakikinggan itong mga to? Para sa FDI pala yan. Para sa ano? Eh, kung problema pala yung sa FBI, anong ginawa ng presidente? Bakit siya umikot ng umikot, naghihikayat ng mga foreign direct investments dito? Alam naman pala niya may problema. Alam naman pala niya na kailangan baguhin muna yung saligang batas. Or at least that's what he was saying. Diba? O, diba? Punta kami New York, punta siya kung Indonesia, punta siya kung saan, pumunta siya sa World Economic Forum. Naghahanap siya, sinasabi niya every chance that he gets ay hihikayatin niya ano, foreign direct investments. Eh may problema naman pala yung foreign direct investments natin pero lumabas pa rin kayo. So anong ibig sabihin nun? Was the president not exactly honest about the purpose of the visits? O during the visits lang niya nalaman na may problema tayo sa FDI? Bukod pa nun, sinabi na ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio na hindi naman yun yung problema eh. Kahit pati yung ibang mga ekonomista, sinabi nila, hindi naman problema yung Constitution. Kasi nagawan nyo nga ng batas eh. Hindi nyo binagong Constitution. Nagawan nyo nga ng implementing rules dun sa ano, sa renewables. Hindi naman ginalaw yung Constitution. Clearly, hindi po yun yung problema. Yung problema, mahina internet natin, matraffic dito, ang daming red tape. Sino maiinganyo na mag-invest dito? Ma'am Christina, hindi naman kayo yung kausap ko eh. Sabi mo, dapat PI nila. Hindi naman kayo nga yung kausap sila. Sabi ni Jude Fiddler, si Carpio dilawan yun, palitan na yung constitution ni Cory. Sige, bakit? Sinasabi ninyo, kaya papalitan ninyo kasi associated kay President Cory. O sige, wala naman problema kung ganun eh, pero anong provision at bakit? Hindi mo pwedeng sabihin na kaya ni binabago dahil kay Cory yan. Diba? Ano yun? Guilt by association? So, it's not logical. So, tapos, ang sinasabi niyo, si Carpio dilawan yun. Oo, agree ako dun, dilawan siya. Pero that doesn't make him wrong. Even a clock is right 2 times a day, di ba? Yung ano, yung manual, hindi yung digital, ay manual. At ba tawag dun? Yung may arms. So, hindi, being dilaw doesn't mean necessarily na mali. May tama din naman sila. So,
Sabi ni Ma'am Jennifer, laking pera na nilang binadyan, mababalik ba nila yon? Of course not. Of course, they won't be able to bring it back. Pero kailangan natin silang makasuhan ng violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act or something. Kasi paggamit ng ano, or malversation, or malfeasance, or misfeasance, nang sa gayon mapanagutan nila itong paggamit nila ng ano, ng public funds. Diba? Sabi ni Geng, Carpio actually made a lot of good points and these congressmen were so disrespectful of him na kesa they prefer to listen to the foreign investors kesa sa kanya. Because of course, di ba, mas magaling yung mga foreign investors. Kakaloka sila. Sabi ni Efren Mojica, bagong Pilipinas, pahirap sa tao, tumaas minimum contribution ng PhilHealth at pag-ibig pati maging business permit dumoble. Tiba-tiba mga politiko. Teka-teka ko muna ha. Yung sa PhilHealth, nasa batas po yan ng Universal Healthcare Act, ang kanyang pagtataas. Kasi kinompute yon sa premiums para maging continuously viable yung PhilHealth fund. Pero yung sa pag-ibig, wala silang in-announce kung bakit. Tapos, of course, yung bagong Pilipinas ni launch at an expense to the taxpayers, hindi pa hanggang ngayon malinaw kung ano yung purpose nun. Sabi ni Raymond Lagman, the change they should make according to the ex-Supreme Court Justice is to add unless otherwise provided by law para amendment lang. Pero at the time na sinasabi nila yon, hindi pa rin sila specific about, tika, in fact, that shouldn't be allowed. Ewan ko, disagree ako dyan kay Justice Carpio. Kasi we should know what to expect. Hindi naman fair yon na babaguhin ninyo, eh bakit yun? Ba't hindi na lang nila tinanggal? Para by law na lang. Bakit iiwan nila doon? Pero by law, pwede nilang salungatin. What would be the point in that? Diba? Bakit hindi na lang nila tanggalin completely? O bakit? Kasi magiging selective yan. Ibig sabihin, may agenda sila. Hindi lahat papayagan, hindi lahat ibabawal. Papayagan lang nila kung sino yung gusto nilang payagan. And that will require standards. O ewan ko dito sa mga to. Hindi papabaliw na naman kayo dun sa mga yon. Sabi ni Cleofer, ang nasa utos para sa chacha ay mga oligarchs. Kung naipasa nila ang chacha at nakapag-insert sila pabol na ng oligarch, sure ball na 2025 and 2028 may funds na sila sa kampanya. Ayun na nga. Digit tayo ba? Digit tayo. Sabi ni Rexy J, pwede naman kasi na gawin nilang pwede na ng re-election ng Pangulo para ang habol ng HOR, extend the terms of the representatives, transform the President as Head of State and HS as Head of Government. We don't even know that. All we know is that gusto nila forever. Yun yun. We don't know the details yet eh. Alam natin gusto mag-Prime Minister. Pero alam niyo ba na they can actually put in, sabihin na natin gagawin nilang parliamentary, they still have to do the specifics kasi maraming forms of parliamentary. So, hindi rin ganun kadali. Ewan ko ba, parang nag-overreach itong mga, akala pa nila ganun kadali magbago ng saligang batas. Hindi pa sila nakakaharap yata ng seryosong debate. And in fact, yun ang gusto nila. Mauura-urada sila, mamadaliin nila so that they don't have to face any serious debates. Sabi ni Badge, pansin nyo ba na atat sila mag-chacha? Hinahabol yata nila kaming elections. Oo, dapat before elections kasi otherwise hindi nakakayanin. Although, sinasabi na daw ng COMELEC na hindi na kaya kahit ngayon. So kahit ituloy nila yan, ewan ko. Pero ganito yan, ano? Actually, pwedeng magpasa ng batas ang Congress at saka ang Senate to set new elections or a referendum. Can the Supreme Court declare this ongoing PI illegal? And if yes, why haven't they commented on it? The Supreme Court cannot act on its own. There has to be a complaint or a petition filed before them. So,
bakit sila magkukomento? Eh di lalabas na hindi sila fair or impartial. So, ang kailangan dyan is may mag-file ng reklamo or mag-file ng petition na bawal yung ginagawa nila. But they can only do that once the COMELEC takes cognition of their petition. So, after the signatures, ikakabit nila yung mga signatures na yan na verified na. At isusumiti yan, or pwede rin yung signatures, ikakabit nila, isusumiti dun sa COMELEC para ma-verify ng COMELEC yung mga signatures nila. Only then, when the COMELEC accepts the petition or approves the petition, dun lang magkakaroon ng karapatan na questionin yun. Ang kikwestiyonin, bakit tinatanggap ng COMELEC yung petition, eh wala namang batas na nagko-cover ng People's Initiative. Base dun sa ruling sa Santiago versus COMELEC. Sabi ni Ma'am Ida, they're going to change the 1987 Constitution but they have not even completed IRR of modes of entering into agreements in extracting minerals specifically spelled out of the joint venture and co-production. More than 35 plus years na in effect ang MPSA FTAA pero palang merong IRR. Eh di ba kailangan ngang baguhin yung buong ano Mining Act? So hindi ko rin alam bakit hindi gumagalaw. Unahin pa nila yung charter change eh at tagal-tagal na nga kailangan tayo ng ano ng reorientation ng buong mining industry natin. Sabi ni Joseph Gachalian, I checked the GAA 2024 ACAP is in a special provision of the DSWD budget. Okay, I don't think you understood what Senator Aimee was saying. Nung inapprove ng Senate yung budget after pumasa na yan dun sa Kongreso, wala yan. So yun ang pagkakaintindi nila, o yan yung budget. So nagpadala sila ng mga e-signatures. Yung pala, during BICAM, siningit yan. And they did not know about it kasi they didn't have to sign anymore. Yung mga e-signatures nila, binigay ng Senado right after the Senate approved their version. Nag-picture taking pa nga sila. So, after BICAM, kinabit na yung mga signatures nila kahit hindi nila alam yung mga siningit. Kasi hindi lahat ng Senador nakaupo dun sa BICAM. Okay? So, and in fact, nalaman na lang ng mga senador, including itong sina Senator Bato, nung nakita nila yung printed copy. Gets nyo? Yung printed copy, lumabas yan after pinirmahan na yan ng presidente. Kaya nga asar sila. Naasar sina Senator Bato, si Senator Aimee, kasi minisuse yung kanilang e-signature. Hindi sila pumayag dun sa budget na yon. Pumayag sila dun sa budget na in-approve nila in the Senate. Sabi ni Happy Fam, isiningit nga yung ACAP sa GAA 2024. Isa na namang pandaraya yan ng mga senador. Oh, so hindi yung issue na wala siya dun sa budget, wala siya sa National Expenditure Program. Hindi, ayon dun sa saligang batas, hindi pwedeng mas mataas yung budget kesa dun sa hiningi ng executive. With a few exceptions. So, and normally, hindi mo ipinapasok dun sa budget yung unprogrammed funds kasi ayon sa saligang batas, pwede mo lang i-budget yung nakolekta na. Sabi ni Doysters, focused kasi daw sila sa goal, attorney, why fix the problems now to gain favor from the people when they're looking at making their political career secure? Kasi wala na silang makukuhang ibang pagkakataon ngayon then after now kasi baka may tumalino bigla diyan sa Malacañang, malay niyo, di ba? Baka may makaupong matalino, hindi natin alam. Baka bumalik yung mga matatalino. Bawal kasi ngayon eh. Yan dapat slogan natin eh. Sabi ni Chris Bazil, is that legal? That's clearly tampering of documents. Sige, kahit sabihin mong tampering of documents, ikaw ang magko-complain? Against Congress. Against the Senate, the senators?
na mga senador mismo nag-file ba ng reklamo, maangal si Senator Aimee. So pinabubulaanan niya yan. Pero usually because of the interparliamentary courtesy, hindi yan kumikibo. Parang sige na nga, pagbigyan na yung House. Ganun, kesyo mag-away kayo. Kaya nga kagabi sinasabi ko, mas gusto kong nag-aaway sila. Mas gusto ko na magkasalungat ang Senado at saka House. Sure, hindi natutuloy yung ano, yung ibang mga batas. Pero yung ibang mga batas na clearly agenda-related, personal agenda-related yan. So kung hindi rin makapasa sa House yung mga pinapropose ng Senado, edi okay lang na natin. Magagamit naman. Alam nyo kung bakit? Ang totoo niyan, the president can use his political capital to get certain laws passed. So yung mga priority niya, maaari niyang kausapin mga senador, maaari niyang i-meeting yung mga kongresista, or in this case, maaari niyang i-meeting yung pinsan niya. And in that way, sabihin ko, uy, kailangan i-ano na yati, i-amend na natin yung Mining Act, can you do it quickly? Ano ba naman yun? Kalimbit niya, parating naman sila magkasama. Gusto ng concert. Sabi ni Rosalie, there must be a law that those who are corrupt must be recalled and their constituents will do that by petition para matakot kasi kapal ng mukha nila para madaling makulong. Yun nga yung sinasabi ko, dapat may recall elections para dun sa mga kongresista at saka mga senador. Kaso, it will need a law that they will have to pass, Mario Joseph. Talk about self-defeating, di ba? Ito si Onat. Onat naman, Google mo naman. Masasabi ko sa iyo kung sino yung head ng finance committee na in charge siya dito sa budget. Pero yung mga nasa Bicam, minsan kasi tinatago nila. Yan. Sabi ni Ma'am Bicola nang makulit, please don't forget to like and share. Salamat po. Pag nakakalimutan po kasing sabihin eh, si Madam talaga mauuna. Sabi ni Ma'am Grace, hindi naman daw nakikinig si Speaker kay Presidente. Aray naman. Parang ho. Tanga talaga si Presidente. Grabe, di ba yung hindi, ikaw na yung nagsabi, uy, huwag nyo nang ituloy ang PI na yan. Tapos hindi ka pinakinggan, presidente ka na ng bansa. Grabe. Sabi ni Jello, hashtag make Malacanang great again. Oy, alam ko kung saan galing yan. Para dun sa mga nakikinig, slogan po kasi ni dating Pangulong Marcos Sr. yung make the Philippines great again. So ito, sabi ni Jello, make Malacanang great again. Hashtag Duterte pa rin. Hindi naman tayo halata masyado niya. Sabi ni Emil, dito natin makikita kung gaano kawalang hiya ay ang mga nasa Kongreso. Ngayon pa lang ang dami na nilang ginagawang kabulastagan. Pasingit sa mga budget na hindi alam ng mga senador. How much more pag may PI na? Literal, nakaka-PI talaga sila. Ito, sabi ni Badge, huwag lang mag-focus kay Tamba, isang enterprise ang mga kongresista, lalo na yung siko. Grabe, tatalino nyo, sobra. Sabi ni Sherry, kahapon makakasama sila sa birthday ni JPE, plastikan to the, magkakasama sila, plastikan to the highest level. Sabi ni Doysters, tama ba? Doon sa MIM movie, BBM was portrayed as the son who was ready to fight the people protesting them in Malacanang. Well, tumabas siya, nandun siya sa balcony, naka-uniform. Reservist siya eh. So, actually, yung ready to fight si General Ver. Kasi yun talaga, televised yun. Sinasabi niya dun kay Presidente Marcos Sr., Mr. President, we're ready to bomb them. Or parang something like that. I can send the men out right now. Sa madaling sabi, rarat-ratin na yung mga tao sa EDSA nun. Pero si
President BBM, ang alam ko lang is that, yun nga, naka-ano siya, naka-uniform siya nung tumayo sila dun sa balcony. Eh, yung impormasyon naman ni Direk Daryl, eh, nanggagaling kay Senadora Amy. So, I assume na factual yung part na yun. Kasi sasabihin naman ni Senadora Amy kung hindi totoo eh. Sabi ni Ma'am Sarah, hindi pinakinggan si Marcos kasi feeling ni Tambi Prime Minister. Talk about getting ahead of yourself, di ba? Yan, hashtag, we deserve better. Sabi ni Ma'am Louise, dati kapangalan niya si First Lady. Louise Benjamin. Chest freezer. Ano? Louise. Louisa Chest Freezer. Hindi Louisa, Louise. Dati po galing na galing ako kay Kong Jonat ng Karambola. Now naaasar ako halatang maka-BBM. Well, he worked with BBM for a long time. Nung gov si BBM. Mano man lang wag ipahalata. Dahil komentarista sila. Sabi nila, katuwang isipin, iba yung sinasabi is sa ginagawa. Ay, ginawa. Wag naman po, opinion naman eh. Sabi ni Angda, bago maubos ang pera ng bayan, ano ang dapat na effective na gawin? Talk lang tayo ng talk, wala namang effect, pero lang tayo, puro lang tayo pakyut. Ma'am, akala niyo naman ang talk hindi ginagawa. Ulitin ko, ano po ang nasa isip ninyong gawa? Ha? Seriously? Actually, any great changes, they start with discourse. Bago kumandar ang mga tao, before you move the body, you move the mind. Gusto niyo umandar ang mga tao? For what? Gusto niyo with conviction. Maglagay sila sa sarili nila sa peligro. For what? Dahil makukuryente sila otherwise. Ano yun? Kailangan alam. Eh, ang punto natin dito is we get the word out to as many people as possible. Hindi natin pwedeng i-assume na kumot marami tayong following dito sa social media ay umaabot na yung mensahe sa sambayanan. Tandaan nyo, tinasatel tayo. Di ba? Tandaan nyo, yung mga nasa mainstream na magsasalita ng totoo eh, namimiligro yung prangkisa ng kanilang media. Namimiligro yung mga trabaho nila. May mga examples niyan. Sabi ni Ma'am Lori, sabi sa kanta, gawing langit ang mundo, pero feeling ko nasa Malacanang at Congress lang ang langit. Parang di yata nila tayo naririnig. Hindi naririnig nila tayo, ini-ignore nila. And that's worse. Alam nila, minomonitor nila tayo sa social media. Ang para sa kanila, sa ngayon, ang feeling nila is hindi pa naman alam ng lahat. Hindi pa naman mag-aalsa yung sambayanan. So feeling nila okay pa. So what do we have to do? Kailangan ilabas sa sambayanan yung mga alam natin, yung binabalita. Kulang eh. Kulang pa. Ganda ng makeup natin ngayon, sabi ni Paytots. Kasi nag-guesting na naman ako sa SMNI, dun sa programa ni Doc Lorraine. Nakapost po sa Facebook, sa Luminous yung link. Mamaya i-post ko ulit dito. Ay, can you post it? Nandun na sa Luminous yung link tong guesting ko kanina. Luminous sa Facebook. Ayan, papapost ko din dito sa comment section natin. Hi kay Florence, sabi niya, saan kaya nakabili ng kapal ng mukha yung kongreso? Ang ganda ng quality yan, tibay, hindi tinatablan. Daig pa kongreto. Tapos nakakangiti pa sila niyan, lagay na yan. Sabi ni Christopher, yung minomonitor nila tayo, super kapal na talaga nila. Oh, bakit sa tingin ninyo, wala na ako sa karambola? Wala naman ako sinasabi. Even if, napaka-moderate ko, ha? Compared dun sa sinasabi, let's say, ni na Maharlika, ni Nasas, and all that. Ako na yung pinaka-moderate mag-komento dito. Di pa ako nagmumuran yan.
Sabi ni Shairi, ako yung napahiya para kay Saldi ko. Binulgar lahat ng baho niya. Kung ako yun, eh, wish ko na lang maglaho ako sa hiya. The nerve magbintang kay pulong ang baho ni congressman ko. Ayun, nakita ko na. Doon din sa YouTube. Lagi. Hindi. Kung ano, doon ka sa StreamYard mag-comment. Sabi ni Florian, attorney, naka-two guestings ka na sa SMNI, yung free regular ka na. Grabe kayo. Huwag yung pangunahan si Pastor Kibuloy, ha? Nakakahiya. Sabi ni Larry Lynn, tama po, mukha nila hindi tinipid. Standard quality. Grabe. Ah, yun, nakita ko na. Hindi, yung ano. Tingnan natin kung ganun ka ano. Sabi ni Doyster, sa bagay, ah, childish kasi, nga kasi si, is, grabe kayo. Napaka-petty namang ginagawa nila ngayon. So underdogs. Sabi ni Katekla, naririnig yun ng Malacanang attorney, tama ka, kasi biglang dumalaw nga si Presidente sa mga sundalong sugatan eh. Takot na baka sa mamamayan kumampi. Ayan, totoo yun. Diba? Eh, sino ba naman yung nangungulit tungkol dyan? In fact, pansinin nyo naman na pati yung mga binabanggit natin na tungkol sa Timor-Leste, yung sa separation, yung komento natin doon, yung komento natin tungkol sa ICC, yung komento natin tungkol doon sa ano, sa communications na palpak, ayan tuloy, nagkaroon ng bagong Pilipinas. Palpak pa rin. So, yung mga ganyan, nakikinig sila, nagre-react sila doon sa, and in fact, ang pinakamalaking ano, napakinggan, yung dito sa ano, sa People's Initiative, yung halos buong diskusyon ni Senadora Amy sa first and second na hearings, galing sa Luminous yung ibang argumento doon. Sino ba ang unang-unang nagsabi na yung voting jointly at saka yung call by either the Senate President or the Speaker of the House ang mananawagan na lang para sa charter change? Sabi ni Leo, actually effective itong ginagawa ninyo. Luminous and for the motherland. At yung iba pa na critical sa gobyerno kasi natataranta sila. They are exposed. So, sabi ni 134, 60% ng nasa Malacanang ay mga shadow government employees na inappoint ng mga kontra-gobyerno na nagsasabong sa mga Duterte at Marcos coalition. As if! Ilang beses na pong nagkatanggalan dyan. Nako! Para namang ano, that's called gaslighting. At saan mo naman nakuha yung 60% na yan ng nasa Malacanang? Kinumpute ninyo? Ano yung base ng 60% nyo? Ano yung value ng 100% ninyo para makumpute ninyo na 60%? At base saan? Sa sinabi nila? Saan nila sinabi yon? May links ba tayo? Tigil nga ako dun sa mga ganyang kadlamahan ninyo. If you're going to say something like that, be prepared to back it up kasi iko-call namin yan. Uy, kaloka. Out yan. Sabi ni Musikerong Patay, alam ko agad na dapat si Attorney Pix ay may program sa SMN. Grabe. Daming trabaho. Sabi ni Ma'am Bicolana, kung gusto ng SMN ay maging lively everyday ang chat box nila. May ganun. May ano yan? May date? May paano yan? May pahain tayo? Aba, gawin nilang regular host si Attorney Pix. Sabi ni Ma'am Jenny, naku, team replay na naman ako. Have a great day. Hi, Ma'am Jenny. Sabi ni Melinda Reyes, baka nag-regular ka na sa SMNI, magaya ka kay Kaerik. Baka pag-regular ka na sa SMNI, magaya ka kay Kaerik. Magkakabigote ako? Hindi, kakalbo ka. Makakalbo. Grabe.
Sabi ni Yingbo, kung gugustuhin ni Paul na ipahinto ang Chacha, bakit hindi? Dahil isa siya, makabenepisyo niyan pag lumusot at magpiesta ang mga angka ng mga... Sabi ni Ma'am Sarah, ang ganda ng kilay mo. Na-distract ako bigla sa kilay. Ma'am, maaga pa. Wala pa tayong Maria. Sabi ni Desmond, paano maging troll? 2007 pa ang tanong, ang itong FB ko, patawa ka. Sino ba nagsabing troll ka? Ngayon kung 2007 eh, ang uso ngayon hina-hijack nila o hina-hack nila yung mga lumang accounts para makakuha ng ganyan. Pruweba mo yan. Prove, bago ka mag-prove na ano, hindi ka troll, i-prove mo muna. Or at least magbigay ka ng ebidensya dun sa 60% na sinasabi mo. Ikaw talaga. Andiyan ka na sa ganyan eh. Skinip mo na naman yung mga kailangan mong pa, ano, hainan ng ebidensya. Black na. Sabi ni Ma'am Grace, maraming paraan para tumulong, mag-ingay, like and share yung mga vlog ni Eternity. It's very informative, nakakatalino. Huwag niyong sabihin ng relax. Huwag pansinin pag ano, paghapit na. Yun, sabi ni Doysters, tama, attorney, binanggit ni Senator Imee na ants and ores are important. Oo, kasi di ba? Yung based on the call of the Senate President or the Speaker of the House. So, hindi yan together. Hindi yan joint. Sabi ni Ma'am Janet, let me borrow the word ginurgur. Ginurgur mo ang kamalayan ng mga taga-Malacanang. Nasira? Ano yun? Natanggal? Sabi ni Flavi, lipat muna FB, share-share naman at heart-heart dyan. Sabi ni Ma'am Tel, we need people like you, hindi pala patol sa mga Marites at Tolits. Tolits? Ano yung Tolits? Lito. Doon nga eh, akala ko lito yung Tolits. Sabi ni Cleofer, basta asahan ng mga mambabatas kapag piloy pa din silang pambabalahura sa taong bayan, asahan na nila ang pag-aalsa ng taong bayan kaya kumilos sila. Ito sabi ni Ma'am Larry Lynn. At yung ipayag ako sa term extension, basta hashtag Duterte pa rin. Sino? Sabi ni Ruby, sarap makinig ng live nyo habang nagkakape. Watching from Singapore, alive na alive talaga ang makinig sa'yo. O, kumawa naman yung mga taga-TikTok, hindi sila makakomment. Naku, pasensya na po. Hindi ko mag-gets talaga ano nangyari dito sa settings ko. Sabi ni Florent, attorney, mas productive na ako sa trabaho kasi hindi na ako nagko-comment sa karambilya. Alabo niya. Once in a while po, silip-silipin niyo naman sina boss ko. Attorney Tricks, masyado pong highlighted yung tulong mula sa US. Tuwang-tuwa si BBM, meron silang paghahati-hatian na naman. Busog-lusog ang bulsa nila, dami na naman pulburan. Anong klaseng ano, assistance ang binigay nila? Mapupunta ba yun sa Davao? Ah, toilets means tall, ano ang latest? Ah, okay. Sige, sige. Parang yung male version ng Marites. Sabi ni Dan Rivera, good day po. Si VP hindi nila bibitiwan ng admin siya. Ang harang nila against people power. Opinion ko lang po. Opo, hostage siya, actually. Kumbaga, nung una, hostage siya in the sense na walang gustong magbatikos masyado sa gobyerno. Kasi andyan si Inday eh. Ang pagbabatikos sa administrasyon, masasama siya. So buti ngayon, medyo nakikita natin, dahil sa alita nila with the House Speaker, nakikita natin na she's becoming her own person. Pero
ay kay Poy. Sabi niya, binalita na nga po dito sa UAE Radio na may babaguhin si BBM sa economic provisions ng ating constitution. Si BBM pa talaga. Sabi ni Ma'am Stormy, aside sa hosting, pwede ding isama ng SMNI na sa legal team para na rin madoble followers nila. Hindi naman kayo halata masyado dyan, no? Attorney, it's better for you to run as VP. Nyek, you're too good to be just a senator. Saan tayo magwawalis ng bilyones niyan? Sabi ni Abhishek, nung nag-umpisa ka na magsalita, ma'am, sobrang tuwa ko. Sabi ko, yes, lagot na, nadagdagan ng warrior sa online. Warrior na tahimik pero matinik. Oh, kanya-kanyang style yan eh. Eh, nung una kasi, we have to give them the benefit of the doubt, di ba? Hindi naman pwedeng babatikos ka dahil lang, dahil what? Wala ako sa Malacanang babatikos na kailangan may dahilan. Number one. Number two, kailangan bigyan ng pagkakataon, lahat ng pagkakataon to get on the ball and do what has to be done. Alam naman nila what has to be done eh. Sa kanila nga nang galing yung logistic system ng agrikultura, dapat pagtuunan ng pansin. Sila na, si presidente na mismo nagsabi nun. Eh hanggang ngayon, iniintay ko pa yun. Sana magmadali ng konti. Sana lang. Hopis na ta strategy. Sabi ni Tej, successful si PRD magkaroon ng international audience. Yung statement niya regarding Mindanao at Adictus, almost 1 million viewers na yan sa YT ng first post. Oo. Hindi lang yun. Na-pick up na yan abroad. Medyo yung iba nahihiya lang banggitin. Sabi ni PRD, unsub na ako sa karambola kasi if the other hosts didn't protest what they did to you, it means wala ang malayang pamamahayag. Ayoko silang awayin kasi naiintindihan ko yung lagay nila. Sabi ni Nanay Lita, sana panindigan ni Amy yung ngak-ngak niya sa media at interview. Hindi ba pinaninindigan na nga niya? Kasi siya na nga yung nag-chairman ng Senate investigation, inquiry. Diba? That's doing something. Kung hindi siya nag-Senate inquiry, sa tingin niyo gagawin ng Kongreso yun, imbestigahan ang sarili nila na sila yung sila yung nagpasimuno sa PI at sila po yung nag-e-echepuera sa Senado. Kayo naman, credit or credit is due kahit paano. Sabi ni Ma'am Nelisa, punta ka sa Kongreso para makawalis ka ng bilyones. Eh, kaso, baka hindi na baka abutin ng dekada, makalinis dun. Sabi ni Ma'am Grace, opo, nakita ko sa news, nag-visit si PBBM sa mga sundalo. Ha, nakikinig sa Luminous. O, kasi tayo yung nagsabi, si Pangulong Duterte, andyan pagka nagka-encounter, andun siya sa bedside ng mga nasaktan. Tapos pupunta siya sa wake. Sabi ni Nari Narn, I'm here in Atlanta, Georgia. My friend told me about pangag fentanyl issues. Yeah, pero yung fentanyl, nasagot yun. Oo. Sabi ni Rogan, gumaganti lang si Tamba dahil sabi sa kanya dati ni Mar Rojas, Romualdez kayo at Aquino na ang nakaupo ngayon. Ngayon naman ay Marcos na ang nakaupo ngayon at Duterte kayo. Sabi ni Abhishek, dati di ako nagde-day off sa karambola. Hindi buong araw ko pag wala yung program na yon. Ngayon, bye-bye na. Mas masaya dito. Oo nga naman. Sabi ni Victor, totoo po ba dahil sa US, inabolish mga projects sa Davao dahil yung presidente ko lang nagmura sa presidente nila? Hindi ganun kababaw yun. Hindi ko sure kung yun yung reason. Wala akong alam na magsusupport ng na US ang nagpa-abolish ng mga proyekto na yan. Alam niyo kung bakit? May presidente pa naman eh.
And it, for me, pag tinanong na, pag tinignan natin, sino bang magbe-benefit sa pagtanggal ng mga proyekto dyan sa Davao? Yung opposed sa kanila. Kasi pugad ng, ano yan ngayon eh. Pugad ng criticism ngayon ang Davao o ano, gutumin natin sa project yung mga opisyales dyan na napakasutil. O, sino magbe-benefit dun? Sabi ni Ma'am Melody, sana nagsimba si BBM nung Ash Wednesday para na sabi sa kanya ni Father na, remember you are dust and to dust you shall return. All the power is but temporary. O, di ba kinikwento ko nga the other day or yesterday na yung memento mori, yung mga Caesar, o yung mga, Caesars yun, di ba? After i-gawaran sila, o yung mga emperors pala, after gawaran sila nung laurel leaves, tapos pinaparada sila all around Rome, victory parade nila, ganyan, kaway-kaway, merong nasa likod nila na isang slave na bumubulong ng memento mori, remember that you shall die. So lahat yan, temporary, sic transit gloria mundi. Sabi ni Ma'am Katek, hindi kumanti si Isa kasi galit daw yun na di inappoint si BBM sa agriculture. Nung si Digong inutusan pa nga daw ni si Maharlika na ipa-appoint si BBM. Si Maharlika ba? Well, several. Iba yung alam kong lumapit eh. Tama. Si Maharlika lumapit kay Senator Bongo. Tama. Sabi ni RCC, big mistake nung nagpatanggal sa inyo sa Malacanang at Carambola. Now full-time kayo sa pagbabatikos, no holds barred. Hindi naman po siguro full-time. Sabi ni Ma'am Vanji, ATN sa Nia, waka, ano yan? Pakiayos naman dyan, kakainis. Ano daw? Sa Clark. Yung travel ng mga ano, oo, kasi private yan eh, lipad ang nagpapatakbo dyan eh. Sabi ni Greta, ganda nyo, okay. At sarap makinig sa inyo. Iwas lang ako sa pag-comment kasi nabasa ko dati at na-share comment ng 4K plus. Nastress mga anak at apo ko besides sa mga warning na na-receive ko, kaya ayoko na mag-comment. Ay, ni ma'am, may mga guidelines naman. Pwede naman, let's say, magtanong, ganun. Sabi ni Ma'am Relda, naging matapang si Senator Amy kahit sinabihan siyang wag na ituloy ang investigasyon sa PI, di siya na tinag, tinuloy pa rin niya. Opo, actually may mga senador na nag-ask na wag na niya ituloy. Sabi ni Jongi, hindi ako maasa na maabot ng Marcos administration ng standards ng Duterte administration, pero pakiramdam ko ngayon katulad na ng Aquino administration ang government natin. Kaya nga, so siguro kung nakikita nila yung mga criticism, ayaw nilang mag-end up ng WAI, di ba, nanganga sila after the next elections. So either magpapakita silang gilas sa serbisyo o magpapakitang gilas sila sa pagbago ng saligang batas para may term extensions. Diba? Dalawa lang naman ang ano, sagot dyan eh. Sabi ni Florian, hindi pwedeng magsimba sa Ask Wednesday si BBM. Baka singhutin yung abo. Grabe! Sabi ni Ma'am Ruby, hindi pa man nagsisimanya santa, pasan ng taong bayan ang krus dahil kay BBM admin, mga Herodes Corpus. Akala ko yung Cruz Angeles ang pinapasan ninyo. Sabi ni John, out of topic, nakaraang mga taon, sabi ni Ramon A, na binibenta niya yung Petron company niya. Panahon yun ni Duterte. May chika din ako tungkol dyan. Panahon ni Duterte yun. Kasi, may mga nagreklamo na kesa daw dapat
sinasabi ng gobyerno, uy, may nakaano, may naka subscribe na dun sa TikTok. So ang yung time na yon, sabi naman nag-offer naman si RSA, si Mr. Ramon ang na ibenta ang Petron back to the ano, to the government para meron silang panabla doon sa rising and rising prices ng krudo. Hindi po na take up 'yon. Hi kay Leo Greg Imperial. Ah, kasi nag-subscribe siya kaya siya naka-comment. Sabi ni Ma'am Josephine, hello from Tokyo. Bakit po kayo nawala sa karambola? Eh, napakahinahon nyo naman sa pagtatalakay ng mga issues. Eh, baka hindi na po yung sinasabi ko yung reason, pero pagandahan na lang ng suot, di ba? Sabi ni Polly, impeachable ba yung pagpirma ni BBM sa 2024 budget na nag-insert ng Congress na hindi alam ng Senate? Hindi po. Actually, yung mga nag-insert dyan, yan ang may mananagot. Yan ay kung kakasuhan ni Pangulo. Sabi ni Carlos Vivi, kaya mas gusto ko yung tambayan dati kasi yung karambola ay puro monolog na lang ni Conrad na ririnig ko. Grabe. Eto, hi kay Melby, naging YouTube member siya. Sabi ni Ma'am Vanji, we love PBBM, proud Ilocano here in La Union. Beach, relaxing. Init dyan sa Maynila at traffic. We loved. Ah, past tense. Oh, nasa La Union din kayo ah. Sabi ni Adrian, it is the Roman slave at Caesar's back who said, oh nga, sabi ko slave, di ba? So, yung sinasabi daw, respice poste, hominem tememente, hominem te memento, meaning look behind you, remember you are only a man. Not a god. May memento mori din yun. Kinwestiyon ni Senator Amy ang budget sa DSWD program na bilyones ang budget. Kaso isa pala siya sa pumirma. Baka di binasa ni Sen ang pinirmahan niya. Sir Jack! Sabi ko na late kayo eh. Ulitin ko ha. Yung tatlong beses ko nang inulit sa ibang live. Yung e-signature, at napansin nyo ba na e-signature yon? Binigay nila after yung Senate approved their budget. So, ibig sabihin, ano na yan, okay na yung 2024 budget. Pero may mga ilang provision pa na kailangan i-reconcile. Pero whether it's the House version or the Senate version, payag na sila doon. Kaya hiningi na yung kanilang e-signature para ma-print na immediately after BICAM. After BICAM, nung BICAM, nagsingit ang House ng 60 billion na budget para sa AKAP dito sa DSWD. Ginamit ngayon nung head ng finance, yun yung in charge dun sa budget sa side ng ano Senado, binigay yung e-signatures ng lahat ng mga senador doon. Hindi sila binalikan at hindi sila sinabihan. Therefore, yung ina-approve ng mga senador was not the mga singit ng BICAM. Hindi sila pumirma doon sa report ng BICAM. Those signatures were intended for the ano, for the final budget, which as far as they knew when they approved the Senate version was not far off from that one. Hindi kasama yung BICAM dun. Okay? Ulitin ko ba? Ulitin ko pa ba? O talaga sadyang gusto niya lang ano, gusto niya lang questionin itong part na to ng paulit-ulit. So, ang sinabi ni Senator Amy, hindi nila alam yung ginawa sa BICAM. And in fact, sinabi pa ng ibang mga senador, meron din naman kaming tinanungan ng mga senador. At sabi nila, hindi nila alam yung mga insertions ng House dun sa BICAM. Pero inallow yon ng senador who was in charge of making the final version at sinabing,
hayaan nyo na yung sa House kasi interparliamentary courtesy yan. Gets nyo na? I hope nagigets nyo to. Tanungin nyo pag, kung hindi nyo naiintindihan. Sabi ni Sir Mel, basta mayroon tayong aabangan na mangyayari sa admin. Sabi ni Nanay Lita, kaya doon natin makikita yung corruption sa mga singit-singit, malamang ganyan din ang mangyayari sa Chacha. Sabi ni Marlita, ang mga nasa Congress magaling sa ninja move, galing sa pasingit ng mga budget. Oo, meron nga tayong alam na sinasabi nila, ewan kung totoo, na may isang kongresista sa last admin na meron siyang siningit dun sa printed version niya siningit. Walang baykam-baykam, walang usap-usap, basta pinasok niya yun nun. So it happens. Sabi ni Pobreng Brat Blogger, ang mga trolls this time na lang larang yung registration lang ng pirma, 20 years na deactive, tapos nung naging speaker si Romualdez, saka lang nila binuhay. At hindi pa po sila na ano, hindi pa po sila active. In other words, compliance pa lang ang ginagawa nila para ma-lift yung kanilang, yung revocation of certificate of registration. Sabi ni Jackie, salamat po sa paglilinaw. Galing kasi ako kay Banat Bayan ng topic niya. At least clear na po. You're welcome po. Sabi ni Jab, utang na loob talaga ng Tagalete. Baka naman pwedeng i-flush niyo sa itong si PI na to sa darating na eleksyon. Grabe daw. Sabi ni hello po, watching from Japan now. Namiss kita sa Karapola. Bakit naman bigla ka na lang naglaho? Lipat na ako sa iyo dito. Nag-subscribe na po ako. Uy, salamat po. Hindi ako biglang naglaho. Hindi naman ako ang nag-decide na hindi na ako papasok, di ba? Sabi ni Ma'am Marlita at Pitet, kung nakasubaybay ka kay Banat Bay, malalaman mo bakit niya binabanatan si Maharlika. Alam niyo, kaibigan po natin si Banat, ha? Hindi natin, ako hindi ko siya ibabash kahit hindi kami magkasundo on certain things. In general kasi okay naman kami sa mga sinasabi ng isa't isa. Okay din naman ko po kami ni Madam Maharlika. Sabi ni James Colin, pati tingog party list dapat i-flush. Dapat hindi na sila party list. Eh. Dapat party na. Sabi ni Visag, dito mas todo lakas si Attorney Tix kesa sa Karambola. Sana bumalik yung mga panahon na pwede na ulit magsalita ng maayos sa Karambola. Sabi ni Tina, since PI People's Initiative, pwede bang magpasa rin ang batas ang taong bayan na gawing 17 seats lang sa Congress and 17 regions lang naman meron sa buong Pilipinas? That requires a amendment. Rule of thumb, sabi ni Justice Carpio, pag may dinadagdag, pwedeng PI. Pag may binabawas, hindi po. Ay, last two, kasi paus na ako eh. Sabi ni June Vega, bakit ikaw lang ba bumoto? Ay, ano pa nangyari dito? Nagsasagutan sila. Sabi ni Ruby, yan ang gusto ko dito sa Luminous, ma'am. Klaro yung mga explanation niya, like sa ACAP na pinalabas na pinirmahan ng mga senador. Yung pala, sinadyang singit. Muntik na naman ako mapaisip dun. Dapat nag-iisip tayo parati, ha? Sabi ni Rajan, kayang-kaya palang maglagay ng singit sa budget ang Kongreso. Bakit ang storage ng mga magsasaka para sa ani, hindi nila magawa? Totoong maraming nakikinabang na mahirap.
Ito pa. Sabi daw ni Senator Amy, zero daw ang budget ng infra. Eh, saan pa ba manggagaling? Di ba sinabi na natin na ang buong 2024 budget, niliitan lahat ng binibigay sa mga ahensya, pero lumaki yung mga budget para sa ayuda, yung mga discretionary, except kay VP Inday, at saka yung mga, ano, for the first time, abay, ginagawa nila ng provision, yung unprogrammed funds, eh, hindi pa yung nakukulekta. Kasali ba daw ang OFW sa boboto sa 2025 elections? Opo naman. Hindi lang po dun sa barangay. Sabi ni Ben, pwede po nyo iname yung politician na nag-attempt na alisin kayo sa karambola? Attempt? Hindi attempt yun. Matanggal nga ako, di ba? Okay lang po, di sagutin. Hindi ko pa pwedeng ibigay yung name. Ngayon, i-timing natin yan. Sabi ni Shuni, namimiss ko din ng karambola na complete pa kayo, lalo na pag dumating si Attorney Gadon at si Senator Amy. Pansin nyo, hindi na rin na-interview si Senator Amy doon. Sabi ni Badjan, kala ko last two hours. Bakit ba? So, ikaw lang ang naririnig ko nagre-reklamo na mahaba ang live. Sabi ni Larry Lynn, tingin niyo po kaya talaga ng COMELEC na i-back to zero ang registration? Yung ID ko nga po hanggang ngayon di ko pa nakukuha eh. Hi. Okay, so maraming salamat. At baka mag-live pa tayo mamayang gabi, depende sa signal. Wala po ako sa bahay. I'm at the beach. Next. Maraming salamat. Kita-kits mamayang gabi. Sabi ni PMs, wag na po kayong mag-away kung mali, kung tama, di yung mali na nga suporta ka pa rin, di anong tawag sa'yo, gago at bobo. Sino kausap nito? Di ba obvious na? Sabi ni Boyet, ang ganda ng sagot na huwag muna ibunyag ang pagpapatalsik sa inyo sa karambola. Kakabahan yun. Oh, syempre, intayin natin yung panahon na may impact. Sabi ni Ninyo, tanong ko lang po, di po ba pwede nabawasan yung mga magtatayo ng business sa mga probinsya para di mabenta yung mga lupa nila at mapilitan silang magtanim na lang? Well, nasa sa ano yan eh, nasa development plan ng mga regions yan eh. Posible. Okay, so maraming salamat sa pagsubaybay sa live natin ngayon. Chill tayo ah, kasi nasa beach tayo. So, and then we will see you tonight. Pero yung tonight, chika na lang muna ha, huwag mong masyadong serious. Unless may mangyari. Okay, pag may mangyari, serious na naman tayo. Okay, so thank you very much. Kita-kits ulit tayo sa mga nasa TikTok. Pasensya na po kayo. Later on, titingnan ko na naman ang ating settings and I'll try to figure out kung bakit walang ano, bakit pumupunta dun sa subscribe. Okay? Thank you very much. See you later. Oops. Ano ba to?